Okay, magsitayo ang lahat upang simulan ang ating gawain sa araw na to. Tayo po ay mananalangin na pangungunahan ni Inday Guzman. Yes, we are. Sana maraming sa araw na to. Bigyan po kami ng maraming araw na kaya ang pwede natin sa buhay natin. Tama po. Banyuhay, Section Olympian. Banyuhay, Ma'am Repadulia. Banyuhay, Sir Sarcilia. Okay, magsiupo ang lahat ng tahimik. Bago tayo magsimula sa ating gawain para sa araw na ito, maaari bang muna ang bawat pangkat ay magpula ng mga mag-aaral kung kayo ba'y kumpleto o may kulang. Simulan ng Team Adam Smith. Okay, pakicheck lang inyong mga ilalim kung meron kalat at ilagay sa bat kung may makulot kayong lumipar kalat. Okay, next, ikalawa, pamantayan, Domingo. Sapagkat lamang kung ikaw ay tinawag, respeto sa kapwa mag-aaral kapag sila ay sumagot. Oh, alam na, ang respeto ay nakukuha sa pagbibigay respeto. Ikatlo, pamantayan natin ang ating ito house rule. Yes, princess. Lubos na makikiisa sa tamad ng gawain ay kinakailangan. Okay. So, mamaya may mga pangkatang gawain tayo. Atin po malubos na pakikiisa ang kailangan. At ang huling ating Eco House Rule, Bangkaya. Bawat din pa ang kasagutan, makakuha yung tiyak na tuto sa baba. Okay. So, bibigyan ko kayo ng 10 points sa pinakamataas at 5 points sa pinakamababa. Meron ako mga chips na dala, nakasulat na doon ang puntos nyo. So, ibibigay ko na lamang ang inyong puntos sa aking paglapit sa inyo. So, hindi ko nababanggitin mamaya. Upang alam natin ang ating gagawin sa buong araw na ito, tayo ay gagawa
ko at ating kakalamin ang ating layunin. Pakibasa nga ang ating unang layunin. Tiendo. Una, isa-isa ay napangadahin na epekto ng pag-iral ng informal. Okay, ano yung kanwa namang layunin? Pakibasa mo nga. Kalyaw. Samantha. Okay, at ang ikatlo nga, pakibasa mo nga. Ron. Nilalabig sa lubid patungkol sa dahilan at epekto ng informal sector. Okay, so kung ano po yung nakasulat dito, ay matatagpuan dito sa gilid upang matandaan ninyo ang ating mga layunin para sa araw na ito. Dahil dyan, papuntahan na natin ang ating nakaugaliang balitaan. Okay, may papanood ako sa inyong video at syempre para ngayon ay espesyal na araw para sa atin, gagawa kayo ng hashtag para sa mga balitang ito. Isusulat ninyo ang hashtag dito sa ipamimigay ko. Panoorin mabuti ang balitang aking inihanda. Pinagpukumpista naman ang police district ang mga paninda ng illegal vendors sa Binondo sa Maynila. May unang balita, si Bon Aquino. Sa Manila Police District Station 11 sa Binondo muna itinambak ang mga nakumpiskang panindang ito ng 25 vendors na nahuling iligal na nagtitinda sa Maynila. Nahuli sila sa Soler Street, Juan Luna Street at Recto Avenue kung saan bawal magtinda. Aminado naman mga vendors na aming nakausap na sumasalisi sila sa pagtitinda sa mga pinagbabawal na lugar kapag nakalis na ang mga polis. Ilaan po yun. Para kumita. Alam niya po na bawal talaga. Oo. Alam niyo pa na bawal? Alam po lang. Pero bakit yun? Inaan ko pa ang pag-gasas. Kaya sana po kami kukuha ng mga kain namin. Kaya yun lang po ang ano po hanap buhay. Bukol lang po ng pagtapos sa mga anak ko. Pero meron pa po ang pinag-aaral. Pati ang mga karito na ito na ginagamit sa pagtitinda ng pagkain, pinagkukumpiska at inilagay muna sa labas ng istasyon ng pulis. Matapos makuha ng mga personal na impormasyon, ay agad din nakauwi ang mga vendors. Maharap ang mga vendors sa reklamo paglabag sa City Ordinance 8092 o illegal vending. Ito ang unang balita sa Maynila, Bon Aquino reporting. Dahil tapos ang balita, sino ang maaaring magbigay na kanilang hashtag para sa ating balita ngayon? Yes, Candelara. Shailan. Para sa akin po, ang inanda ko itong hashtag ay hashtag ko lang sa ibang show. At maharap ka na sa iyong mga kamag-aral para makita nila. Bakit kulang sa ibang show? Kaya ko ito nilagay na hashtag ko lang sa ibang show. Pagkat ang mga tao po na nagbibenta sa mga paligid lang o highway o tinatawag natin na kalsada, sila po yung mga tinatawag na illegal vendors na yung trabaho po nila, hindi po sila hindi po yung sakto ng gobyerno, kumbaga, hindi po siya, kumbaga po kasi sa informal sector, ano po, wala po silang, yung parang slip po ng bars, kung pinapayagan po ba sila magnegosyo, ganun, kaya po rin, walang sedokasyon kasi po, wala din po siyang diploma para makapagtrabaho sa mga kilala po ba niya, o di kaya po yung may, makakuha po sila ng malaking kita. Okay, mahusay niyo kasagutan. Ito ang iyong puntos. Sino pang nais magdagdag na kanilang kalaman? Oh yes, Erich! Hashtag bigyan pansin. Dapat, bigyan pansin, bakit? Dapat po bigyan ng pansin ang pangkakalaan. Yung mga manggagawa po or street vendors, yung magkaroon po ng legal ng presto, nasagayin po, ito doon po sila ng kita. At yung mga po yung kanilang pamulitay, dahil nalang yun po sa kanila ay mabuti ng mga. Okay, mahusay din, no? Ang galing niyo talaga mag-evaluate kung mag pakita ng mga sitwasyon sa ating lipunan. Isa pa nga, sa grupo naman ng ating hoarding, Kyla. So, ang naisipan ko po na hashtag ay illegal vendor troublemaker. So, para po sa aming grupo, mga illegal vendor po na ito ay mga nasasaklo po ng informal na sector na tinatawag natin. Na kung saan ang informal na sector po ay sila po yung mga hanap naghahanap buhay, ngunit walang permiso at hindi nagbabayad ng pulis sa gobyerno. So, nasabi ko po ito dahil po sa tatlong rason. Una po, hindi po sila nakakatulong sa pagdundan po ng GDP o yung Gross Domestic Product ng Pilipinas upang mapalago po yung ekonomiya natin. At pangalawa naman po ay nagtutulot po sila ng tinatawag nating inconvenience sa kanilang mga customers sapagkat hindi naman po verified yung mga binibenta po nilang produkto. At meron nga po, binibenta po ng mga illegal o na produkto at mga pinagbabawal ng mga gawin.
tanggalin nyo, no? Nairilip nyo pa ang ating talakayan noong mga nakalipas na linggo. Ito ang iyong punto, sanak. Dito man sa syempre, di magpapawi ang grupo ng mga supply. Para sa amin po, ang napili po namin hashtag ay hashtag ay dapat. Dahil po sa kahirapan, napupush po ang mga tao na umabis sa patali at gumawa ng mga bagay na iligal, patulad ng droga, o kaya magiging iligal vendors na lang sila dahil na wala sila permiso ng pamahalaan. Okay, sige, tuloy mo lang. Kung meron pa idea na. At saka, sumasalang po sila sa iligal na gawain na hindi mo na halimbawa na lang po ay pagiging illegal vendors na hindi man lang nila alam na pwede silang makasuha ng ano, ng Republic Act sila na ito or illegal vendors. Okay, ang galing naman niya, may pinaspasyal batas. Ito ang iyong punta sana. So makikita natin, kanina yung pa sinasabi yung formasyon. Pero mamaya babalikan natin yan. Meron pa akong isang inihanda sa inyo upang tingnan kung talagang natatandaan nyo pa ang ating mga pinag-aralan ng mga nakalipas na linggo or araw. Bibigyan ko ito ng ETCO flash report. May mga picture akong ipapakita at inyo pong bibigyan ng hashtag muli. No? So, ito ang ating unang larawan. Yan. Paipangkat pa rin po ating pagsagot para sa alam na po. Isipan niyo po ito ng hashtag upang mabigyan natin ng kasagutan. So, sige, sumulang mo natin kay Valderrama. Ay, kay Kim. Sorry, Kim. Hashtag call. Bakit call? Actually, a basis po from a music na ginawa ng Pimpery Boy Group po. And naisip ko po, nakuha po yung hashtag call para sa lahat na niya pong picture. Since yung mga nasa picture po is mga kumpanya po ng call center or mga okay, mahusay na obserbasyon. Ito ang inyong punta sana. Okay? So, pumo tayo sa ikalawang picture para makita namin talaga yung kausayan dito. Okay? Next picture. Natakpansin na to. Okay. Ano ang pinapakita na ikalawang larawan? Kita-kita ba yan, Sarguran? Okay? Sige, sino ang nais sumagot sa ikalawang larawan? Ron! So, ang hashtag ko po na nabigay po dyan sa larawan na yan is hashtag assistance. So, bakit, assistance? Bakit? Opo. Bakit po assistance? Kasi po sila po yung mga tao na nagbibigay ng tulong sa atin, nag-a-assist sa atin kapag may mga bagay tayo hindi natin alam gawin. Kapag may nagugulan tayo, sila yung nagbibigay ng informasyon at tamang informasyon na kailangan natin gawin para maging maayos yung takbo ng mga bagay or maging buhay natin. Okay. Ano yung nakikita mo ron sa mga larawan na sa larawan? Nakikita ko po dito yung iba't ibang trabaho tulad ng doktor, abogado, or pwede pong mga construction work. So, pinapanukala mo na ito ay mga iba't ibang trabaho na nagbibigay assistance din sa atin. Okay, mahusay din yung tinuran at ang iyong punto sana. Okay, para sa uling larangan na ang kapit po babalik na lang, ay ito naman. Pwede ko kayo lalagay, kita pa ba? At nagtulong. Yes! Shaila! Hashtag ahensya. Bakit ahensya? Kasi ayun na ito po ay isa yun sa mga ahensya na tumutulong sa ating mga mamamayang Pilipino na para po sa mga mamamayan natin na mulang po sa pag-aaral o edukasyon. Patuloy po ng TESA, sila po yung tumutulong sa mga tao para pa-online pa yung mga kasanayan nila. Okay, bilang pagsasummarize nito ating mga picture, ano kayang sektor ang pinapakita sa ating mga larawan? Sige, kung titignan nyo pagsasama-sumahin nyo ito, ano kayang sektor ang pinapakita sa larawang ito? Yes, Princess. Sektor na. Okay, mahusay. So, natatandaan mo pa ang ating nakalipas na haralin ang sektor na pag-ilipon. Okay. Nais mo munang tumayo o pumili para kayo ng mga representative ng bawat pangkat. Sapagkat ngayong araw na ito, mayroon tayong isang magandang gawain na kung saan dapat magaling kumapa, magaling manghula ang inyong pipilingin. Sapagkat ito po ay ating kailangan para sa activity ito. Tayo ang isa sa bawat grupo. Again, tapang
milk. Pumili ka ng kulay dito sa ilalim ng mesa. Orange ba? Red? Yellow. Yellow. Okay. Papasok ng iyong kamay. Dalawang kamay sa loob. Teka lamang. Teka lamang. Okay. Mawala muna ang kakapak. Bibigyan kita ng 15 segundo. Okay? Ganun din sa masusunod. Wala magbabanggit. Okay? Ano na sa loob? Ha? Ano yan? Ano sa loob? Ano kaya sa pagiging mong trabaho yan? Sige, wala pa. Ay, sorry! Team ng Adam Smith. Actually, yan po isang balot. Yan po ay magpabalot. Okay? Ah, sige. Next. Ang susunod naman, si Cassiano. Anong gusto mo kulay? Red, blue, or orange? Blue, para sa pagiging masculine now. Okay, wag muna. Una mo ang trabaho na. Okay. Ipasok mo ang kamay sa gilid. Ibinilibid ko sa kanila, pero sa hindi pa. Okay. Kapakapanap, ang timer starts now. Ipasok mo. Bakit ka bandera? Ano nakakapan mo? Wala bang daga dyan? Okay. Ano ba nakapan mo sa tingin mo? Okay, ang galing niya. Actually, nahulaan niya agad pagpasok pa na. Dahil naramdaman daw niya ang pang brush. Okay, next! Si Diendo. Huli na natin si Kim. Red or orange? Oh, come on. Wala ka mo rin ha? Napakasin to. Okay, papasok ko yung kamay. Timer starts now. Sige, kaya mo yung wala lang. Sige, pasok mo si kamay mo. Ay, sorry, hindi ko pala na-reveal. Ayan, o. Sige, ano may nasa loob na? Sige. Outfish ba, vendor? Nasa nahulaan niya bago ako. Last second siya, no? Last, dahil huli na sa'yo. Sa'yo, ang kulang kahon. Okay? Ayun na dito. Ang kamay. Kulahalo yung kasagutan. Timer starts now. Digit yours is fine. Ano trabaho yan? Sabi mo. Okay. Ay, dahil dyan, sila may pinakamabilis na nakuha oras sa ating activity o unang activity na para ngayon. So dahil dyan, base ko sa mga trabaho na inyong nakita kanina, ano kaya po ang ating magiging paksa sa araw nito. Yes, Aznar. Informal na sector. Informal na sector nga ba? Okay, ang galing naman niya. So, sa araw na ito, tayo po ay tatalakay ng informal na sector. Okay. Lagyan natin ito para mas lalo yung matandaan. Ako'y natutuwa sapagkat ang huhusay ng mga Olympians talaga nga naman homes of gods and goddesses. Okay. Meron pa akong idinandar ngayon. Adoptor ko actually na inyong ginawa kanina. Maghuhula naman kayo muli ng trabaho. Subalit, eto ang twist. Alam niyo ba yung ano? Yung laro na charade. Okay. Alam ko ito yung Taylor's oldest type na laro. Pero alam ko na kaya-kaya niyong manghula ng isang trabaho sa pamagitan ng pag-action. Okay? Representative ulit ng bawat grupo. Iba naman ha? Okay? Malalakas ang loob. Sige, tayo lang! Ba? May nahihiya pa ang team supply. Team supply? Okay, Peya. So, dahil kayo ang huling pumayo, kayo ang unang magpapahula. Ang huhula lang dito yung supply, ha? May oras kasi to. Okay.
Pag sinabi ko, timer starts now. Okay, natapos na 4 na segundo. Okay, ang pedicab driver. Okay, sino susunod? Sige, Cortez, dali ka ay naghandang-handa na. Bulot ka. Okay, oh, wait lang, wait lang. Iwag muna. Hintay natin, timer starts now. Okay, naulaan na na 5 seconds. La Bandera. La Bandera. Sila man ay susunod. Siyempre, hindi magpapakalo si Bong. Bong, pilit. Okay, o. Oh. Lucas, ano pa? Makabalo. Okay, last. Paano ka mo pumunta dito? Hashtag sa harapan. Dahil nag-iisa na, eto lang para sa'yo. Okay. Teka lang, go! Ang bilis din! Ang galing na, dalawang huling pakat na ulan. Agad-agad ang mga nasa pinapakula. Siyempre, ang unang katanungan, ano nga ba ang mga trabaho ipinakita ng bawat pangkat na makikita niyo dito sa mga larawan sa aking kanan? Nasa inyo naman ay kaliwanan. Ano kaya o ano ba ang mga pinapakita ng trabaho? Yes, Maika. Ang mga gawain ng trabaho na ipakita ng bawat pangkat ay ang pedicab driver, paglalaba o labandera, pagtatawa at saka mga pagpapalot. Ito po ay parte ng informal na sektor na kung saan ay wala silang mahiso o disensya upang magtinda o gawin ang mga trabaho ito. Okay, so mahusay. Sa inyo mga katanungan naman, bakit kaya sila napunta sa mga ganitong gawain sa palagay ninyo? Okay, sige. What is it? Dahil po sa kakulangan sa pagpunong financial, nagagawa po nila kumapit sa pagkali. Kahit po iligal yung ginagawa nila ng trabaho, sumusunod pa rin po sila para makristahan yung mga kailangan nila sa pangalawa. Okay, nakakalungkot na, pero ito ay nakakatulong din sa kanila upang matugunan, panandalian ang kanilang mga pangangailangan. Okay, mahusay mga inyong mga binibitawang kasagutan. Bago ko makalimutan, eto ang inyong puntos. Okay. So, para mas mapalalim pa natin ang ating mga pagtatalakay hinggil sa ating informal na sektor, dahil kayo ay magaling na o masasayang mag-aaral, pero dahil eko, pinasaya. Ayan. Para kumara tayo nasa GMA 7. Meron tayong 4 na pangkat. Alam niyo yung pangkat nyo? Basahin muna natin ang panuto ng pangkat ang gawain natin. Sige, Rafael. Bawat miyembro ay mananatili sa kanilang unang pangkat para sa gawain ito. Tuloy-tuloy muna na. Bawat pangkat ay pipili ng isang leader upang pamunuan ang grupo. Bibigyan naman ng 5 minuto ang bawat pangkat upang pag-usap at tapos ang gawain ng pangkat sa kanilang. Okay, mag-usay ka magbasa. Sino pa ba? Nais magbasa na kasunod. Okay. Sige, Dupio. Matapos sa kanila ang minuto, ang lahat ay naasahang makinig para sa gagawin paghuhulog sa klase. Bawat grupo ay may 2 minuto sa pagtatanghal. Okay. Tandaan, 5 minuto ng pag-uusap at 2 minutong presentasyon. Okay. Pakibasa ka ang mga paksa sa bawat o yung mga nakaatag sa inyong gawain. Yes, Candelario. Okay. Yes, Ansay. Pangkat 2, jingle patungkol sa informal na sektor sa bansa, Team Sukra. Okay, ang ikatlong team, pakibasa mo para sa kanila. Yvonne. Magawa ng letter logo patungkol sa dahilan ng epekto na informal na sektor. And last one. Okay, si Dudas naman.
information tungkol sa dahilan at epekto ng pagmamahal sa tao. Okay. So, nabasa nyo ng lahat ang inyong gagawin. Pero bago tayo magpatuloy, katulad ng ating nakaugalian na pangkatang gawain, may pagpupuntos tayo. Okay? Lahat kayo pupuntosan nyo ang bawat pangkat, i-add natin at i-divide kasama rin yung puntos na ibibigay ko dun sa 1-4. So, nilalaman ang konsepto, 8 puntos, napapanahon ba ang tema? Yung ginamit naman talk show, jingle, dekalogo, o yung information ay in-main ba? Next, pagkakaisa ng bawat pangkat. So, makikita natin yan mamaya sa mga presentation. Okay? Bibigyan kayo ng 5 minuto, magsisimula na. Pwede nyo i-ibit yung usuan nyo kung hindi nyo makita ang bawat isa. Thank you.
nagsimulan na ng unang pangkat, Auntie Madam Smith. Okay, timer starts now. JJ, gumit ng kalita. Light man, camera man, gilid. Lights, camera, action. Magandang, magandang, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po kami ng aming mga grupo na kami upang gumawa ng talk show. Gagawa po kami upang kutkuti ng mga impormasyon tungkol sa informal na sektor. Ito ba ay may managatibo o positibo kompekto sa mga marami ng abansang Pilipinas? Iyon mo no, lumipad ang aming team sa isang malayong lugar. Poblasyon team makukot stream. Dito kami para magatid ng mga impormasyon tungkol sa informal na sektor. At dito na tayo sa portion na FASTA! Ngayon, nandito tayo upang kumputin din ang mga impormasyon at kasabutan ng bawat show o mga tao na nakasama natin dito. Ang unang tanong ay... Simulan na natin! Anong trabaho mo? May balak ka bang umalis sa informal na sektor? Malang daw, pinikita mo. Yes or no? May pagkakataon ba na nabuhi tayo ng autoridad? Yes na yes! Ano mo ba ang legal ang ginagawa mo? Oo. May mga benefisyo ka bang tinahanggap sa gobyerno? Wala. Bakit po kayo nasa ipamang sa ikaw ba ay nakakasiguro na malinis ang iyong tinigil ba? Oo. Yes or no? Malang ba ang naibang kayaabot mo sa dito ka? Pagsama ko naman. Dito tayo, dito na tatapos ang aming FASTA! Wait lang sis, nandito pa natin para tignan at kurong-kurongin ang mga nasundot na impormasyon sa bawat nakikita natin sa informal na sektor. Ayon kay Cleo Pastrana sa kanyang information paper, para sa kanya, nakakatulog daw ito. Ngunit para sa aming mga Pilipino na nagtatrabaho dito bilang mga mamamayan ng Pilipinas, para sa amin ay nakakatulong ito, ngunit may malaking damot din na negatibong epekto sa ating pamilya. Sige, tuloy niyo na. Go! Tuloy mo lang. At nandito po kami upang ibigay ang aral. Ang kailangan lang po natin ay makinig sa pamahalaan at ahensya ng mga gobyerno upang pakinggan tayo at tulungan na mapalaganap ang isyo nito. Yung lamang po, ngayon, simula bukas at walang kailanman. Okay. Bigyan natin sila na. Tatlong pa. 1, 2, 3, go! Mausay. So magkakaroon na lamang tayo ng deduction dahil sa oras nila. Okay, next group. Ang team supply. Okay? Sige, para hindi ka masilaw. Okay, timer starts now. Namumukad yan na umaga sa inyo lahat. Kami po ang team supply at magpapakita po kami sa inyo ng sample. Ano ang informal na sektor? Hindi larawan ito. Sama
Knock. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, knock, knock. 1, 2, 3, shoot. 1, 2, 3, hang. Okay. Sige, bigyan natin lang. Team demand. Okay, papatayin mo rin muna. Huwag na kayo malis lang. Kita rin naman dito sa screen. Timer starts now. Makaligtas ang mga babae at tatuwid sa pamahalaan. Tapos, dahilan ng informal na sektor. Makaiwas sa masyadong mahaba sa limot ng proseso ng pakikipag-transaksyon sa pamahalaan o ang tinatawag na bureaucratic red tape. Tapos, dahilan ng informal na sektor. Lantas papakanan ng mga mamimili. Tugon, epekto ng informal na sektor. Paglaganap ng mga illegal na gawain. Tugon, epekto ng informal na sektor. Maraming salamat. Okay. Bayaning Pilipino. Baka kasi hindi nyo pa po ito na lalaman. Okay? Next, ang last group. Ang team hoarding. Dito kayo sa gitna na. Pinatay ko muna. Okay, timer starts now. Isang namumukadkad na araw sa ating lahat. Ito ang presentasyon ng group Hoarding. Kami ulit ang Hoarding You! Okay, mauhusay talaga.
ay epekto, dahilan o praktikal na aplikasyon ng ating pinag-aralan sa araw nito. Get one and pass, anak? Get one and pass? Get one and pass? So, ididikit ko po dito sa ating binibido, ginanasarapan na simbolo ng lakas paggawa natin. Ngayon po, lahat na nakakuha ng mga salitang ito ay kumusarapan upang idikit ang inyong mga isinubo o mga nakuhang karakula. Ah, sige, ganito na lamang muna. Makupo muna, isa-isa muna pagkabit. Simulan mo, Ibon, basahin. Okay, binilagay mo ito sa? Ah, okay. Next. Okay, nilagay ko po sa mga dahilan. Next. Ubusin muna natin dito, sunod yung doon sa kabilang side. Makapaghanap po kayo, nang hindi na nga kailangan yung may ito. Okay, next! Ang benta ng school supplies gamit ang ikong bawat paralan. Mga practical na limbawa bilang isang magalan. Okay, mausay! Next! Okay, gagaling yung shoot na shoot ha. Okay, next na. Dito tayo sa kabilang side. Pakibasa mo. Ito ay? Dahilan, okay? Pakilagay mo na sa harap ha. Next! Okay. Sumunod na? Sino ba may hawa? Ah, sige. Sasamahan ko daw muna. Malabanan na matinding kahanapan, ilagay mo sa? Dahilan. Huwag kayo nahihiya sa harapan. Okay. Yes, Chelsea. Nakaiwas na masyadong mahaba at masaling mo. Okay, dahilan. Meron pa ba may iwan dyan? Yes, a star. Paglaganap ng illegal na gawain. Ito po ay epekto. Okay. Napakahusay ninyo sapagkat nailagay nyo sa akmang hilera o hanay ang ating mga dahilan at epekto practical na aplikasyon. Basta sabi ko, mauhusay kayo. Tatandaan nyo ang ating mga talakay ngayong araw. Upang mas lalo pa nating maunawaan itong ating tinatalakay, boses ng kabataan, boses ng bayan. Pakibasa mo nga, awero, ang ating katanungan para sa activity ito. Sa iyong palagay, magiging pangalad ba ang ekonomiya ng bansa kung sisiguro din yung napamahalaan na napapahalagahan ang katapanan ng maumayan sa kabutang sa ekonomiya? Okay, nakahusay. Ngayon napakinggan nyo ang katanungan sa ating boses ng bayan bilang isang mag-aaral. Sagutin nga itong ating katanungan na kung saan sinasabi paano sisiguraduhin ang pamahalaan na mapapahalagahan ang kapakanan ng mga nakabilang sa informal sector. Sabi nyo kanina sa ating talakayan, ang mga kabilang sa informal sector ay kulang sa pagbenepisyo at mga pagkalina ng ating pamahalaan. Kung kayo ay bibigyan pagkakataon na maging advisor ni Pangulong Duterte, ano pwede nyo i-suggest dyan? Kasi boses ka ng kabataan. Yes, Erich. Okay, dahil nasa prosesyon ko, nakakatuwa na ipasok na pa yung ating mga sektor ng, sa ating health, Department of Health, no? Meron pa bang
tumutulong sa mga tao na hindi nakapag-aral at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Para at gagawin ko rito para maging susi sa kanila upang makahalin ng magandang trabaho at magkaroon ng magandang buhay at maiwasan na rin ang pag-aaral. Okay, mahuhusay talaga kayo. Dahil dyan, dahil mukhang nilaantok na kayo bago tayo magkaroon ng break, tayo ay mag-epos muna. Magsitay muna lahat. Ibigay ang energy. Nakaka-apekto ang informal sector sa pagpapaunlad
green po, ito po yung mga ito po yung mga pahagdala kung saan yung mga tao po mga walang trabaho o yung mga tamay-tamay ng buhay. Sa huling pagkikita, Olympians. Sa huling pagkikita, Olympians.